Hello, ayun, welcome sa part 3 ng tutorial natin ng pen tool. Pero this time, ang ituturo ko sa inyo ay ang paggamit ng clipping mask sa tulong ng pen tool. So ano ba yung clipping mask? Imagine, ito yung subject natin. Ngayon, ang gusto ko sana mangyari, si subject, pasukan siya ng ibang picture sa loob. So ano ba yung tinutukoy ko? Pwede nyo i-search yung term na multi-exposure. Meaning, two pictures or multiple pictures na nagbe-blend into one image. So ganito siya. Ito yung subject. Ito naman yung gusto kong i-blend the background sa loob ng katawan ni subject. So parang ang naisip ko, ang bilis naman yatang gawin nun. So dagdagan natin yung pwede nyong gawin. Pag natapos natin gawin yung multi-exposure na image, ang gagawin natin, ipapasok natin siya sa loob ng Instax Mini Film as a frame or sa background. So ano ba yung gusto kong ma-achieve? Ganito siya. Yung subject, ito yung blend niya, ito yung Instax Mini Film na frame, ito yung output. So, ganyan yung gusto kong ma-achieve. So, ngayon, ito yung ituturo ko sa inyo kung paano siya gawin. Okay, so, mag-start na tayo. Okay, para sa mga hindi pa nakakaalam paano gumamit ng pen tool, ilalagay ko sa link yung part 1 and part 2 ng tutorial ko. Pero para sa mga nakakaalam na, simulan na natin. So, gamitin natin yung pen tool and then make sure na nasa path. Okay? So, trace lang natin. Para mag-cut ng anchor point, hold lang yung alt, then click. Para makagawa tayo ng mga straight lines. So, mamadaliin na lang natin to, no? Okay, so right click, then make selection. Yung feather radius natin, gawin natin 0. Okay? Tapos, command J. So, duplicate na natin siya. Pwede natin tanggalin yung background para makita natin yung ginupit natin. Ngayon, punta naman tayo dito sa kabila. Pwede mo siyang i-drag papunta dun sa picture. Okay? Then, lagay mo lang siya sa taas. Tapos, gagawin mo lang, punta ka lang dito sa blending, click mo lang, and then, stream. Ideally, magandang gawin to kung black and white yung subject mo. Walang masyadong mixture ng colors. Dito napapasok yung tinatawag natin clipping mask. Lagay mo lang, press mo lang yung Command-Alt-G or Control-Alt-G sa Windows. So makikita nyo, pumasok na yung background sa loob. Ang sign ng clipping mask ay arrow sa left. Okay, so dahil bitin yung image, i-scale up lang natin siya. Yan, pwesto mo lang siya kung saan mo siya gustong ilagay. Tapos, drag natin yung dalawa papunta naman dun sa Instax Film. Okay, so ito na siya. So tago muna natin yung ginawa natin kanina. So ito yung kinot natin. Ngayon, dahil okay na ako sa blend niya, try natin na naka-black and white naman siya. Yan. So nasa sa inyo yan kung gusto niyo gawin black and white or colored. So sa ngayon, gusto ko lang siyang gawin colored para lang mag-stand out sa screen. Para ma-preserve natin yung pixels and size ng dimension, gawin natin siyang smart object. So, highlight mo sila, and then right-click, convert to smart object. So, makikita mo, meron siyang icon dito, meaning, smart object siya. So, ano ba yung sabihin nun? Pag dinouble-click ko siya, pwede kong magalaw yung nasa loob. At the same time, pag in-scale down ko siya, at scale up ko siya uli, malinaw pa rin siya. So, hindi siya kagaya nung last lesson natin na yung pixel lumalabo kapag nire-resize natin. Liitan lang natin siya. Gusto ko sana, hindi siya ganito kaliit. Gusto ko sana, ganito siya. Paano naman yung shoulders niya? Siyempre, kailangan mo siyang itago. So, ang technique dyan is clipping mask. Gagawin mo lang, click mo yung rectangle shape, make sure na nasa shape ka, and then, click mo lang sa edge ng rectangle hanggang sa dulo. Yan. So, ito na yung subject natin. Same thing lang, Command-Alt-G. So, nakita nyo, pumasok yung subject sa loob. Ngayon, gusto ko sanang gawing colorful yung background. So, para related yung color dun sa subject natin, double-click natin yung rectangle shape, and then, gamitin natin yung ink dropper para mag-select ng picture. Feeling ko ito yung gusto kong color. So, kayo, kung magpa-practice kayo ng ganito, syempre, nasa sa inyo yan kung anong color yung gusto nyo gamitin. Ngayon, gusto natin magmukha siyang lumang picture or lumang poster or magkaroon ng vintage touch. Usually, yung mga film pictures before ay grainy. So, gagawin natin, lalagyan natin siya ng grain. So, gawin natin, gawin muna nating smart object si Rectangle 1 and si Layer 31.
So, gawin natin, convert to smart object. So, magkasama na silang dalawa. Ngayon, filter, and then, punta kayo sa noise. Okay? So, pili lang kayo ng right amount ng noise na gusto nyo. Mas gusto ko yung monochromatic, meaning black and white yung noise. So, okay na sa akin tong noise na to. Pero parang kulang pa rin siya. Kailangan natin siyang lagyan ng chromatic aberration. So, ano ba yung chromatic aberration? Yun yung parang misalignment ng mga colors na galing sa lens. So, gawin natin, Command-Shift-R, pupunta siya ng lens correction. Then, punta tayo ng custom. Makikita nyo rito yung sinasabi ko na chromatic aberration. Gagalawin lang natin siya. Okay? And then, yung mga pictures kasi before, either fisheye siya or wide angle. So, pwedeng wide angle na ganito, or pwedeng medyo fisheye na ganyan. Mas gusto ko yung fisheye. So, yun na lang. Pero kung titignan mo siya, parang may kulang pa rin eh. Yung picture, parang wala siya sa loob ng Instax film. So, gagawin natin, lalagyan natin siya ng effect para magmukha siyang nasa loob ng Instax film. So, double click lang si layer 31. Then, click nyo lang yung inner shadow. Tapos, click nyo lang yung color and gawin yung dark gray. Then, yung angle, mga 120 degrees pwede na yan. Yung distance, napansin nyo, ito yun eh. So, dapat short lang yung distance kasi maliit lang naman yung distance ng cover ng film dun sa mismong film. Then, okay. Yan. So, yung shadow, nakatulong siya para magmukhang nasa loob siya ng film. So, ito yung wala. Ito yung meron. So, yun lang yung lesson natin today. Sana may natutunan kayo. At magawa nyo to sa mga pictures nyo. Try nyo lang. Experiment kayo. Yun lang. Salamat.